Casimero, kampi kay Inoue kontra Fulton. Inoue at Fulton, pasok sa timbang. Pinoy, undercard. Bradley, madaya talaga si Inoue. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon mga Lods. Eto na mga Lods, kinampihan naman ng kuya ni Casimero na si Jason Sinaoya Inoue, maski matagal nang hinahamon ng kanyang kapatid si Inoue. Ang dahilan ni Jason ay pareho nating asyano si Inoue, kaya mas gusto niyang manalo ito kontra Amerikanong si Stephen Fulton. Bukas na ang bakbakan. Samantala mga Lods, naganap na nga kanina ang official weigh-in ng dalawang undefeated fighter na magtutunggali bukas na sina The Monster Naoya Inoue at defending unified champion Stephen Fulton. Tuloy na tuloy na ang bakbakan nila bukas. Kasi pasok pareho sila sa timbang ng kanilang paglalaban ng division na super bantamweight. Tumimbang si Inoue ng 121.7 pounds at si Fulton ay tumimbang ng 121.9. Abangan din natin ang ating kababayan na si Ronnie Baldonado dahil undercard siya sa boxing event na ito. Makakalaban ng Pinoy ang hapon na si Yoshiki Teke. 8 round bout sa super bantamweight din ang laban niya. Tungkol naman sa inirereklamo ng trainer ni Fulton na si Wahid Rahim, na madayang labis-labis na pagbabalot ng tape sa kamao ni Inoue para makalikha ng matigas na bagay, kung saan nagbanta pa nga si Rahim na atras sila kapag ganito ulit ang gawin ni Inoue, pero yun pala, ito ay aprobado at dati ng rules ng Japanese Boxing Commission ang ganitong klase ng hand wrap. Samantala, itong kababayan ni Fulton na batikang komentarista at dating world champion na si Tim Bradley ay naniniwala na illegal double stacking daw talaga ang ginagawa ni Naoya Inoue para makalikha ng parang matigas na semento sa balot ng kamao nito. Kaya dahil daw dito, at lumalakas ng 10 beses ang suntok ni Inoue kapag tumama sa kanyang kalaban. Ito daw ang paliwanag, kaya nina-knockout ni Inoue ang mga kalaban niya. Hindi daw maintindihan ni Bradley kung bakit pinapayagan si Inoue na gumamit ng illegal double stacking para sa hand wrap niya. What Inoue is doing is he basically somewhat building a cast around his hand with tape, which is illegal. After I watched that video, I was saying, my God, like, it's a lot of tape that he's putting around to protect his hand. I'm sure his punch is probably intensified by times 10.